Cope Thunder o air-to-air exercise sa pagitan ng Philippine Air Force at Estados Unidos. Nagsimula na ang detalye sa report ni Bea Bernardo. Rise and shine, Bea. Halos kakatapos lang ng balikatan exercises, pero ang Philippine Air Force tuloy-tuloy ang pagsasanay kasama ang Estados Unidos. Nitong May 1, nagsimula na ang Cope Thunder sa Pampanga. Ito ay air-to-air exercise sa pagitan ng Air Force ng Pilipinas at US. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, magkakaroon ng dalawang iteration ang naturang exercise sa bansa. Nakatuon ang unang bahagi sa defense at offensive counter-air exercise. Meron ding on-the-ground training tulad ng base defense operation at counter-improvised explosive operations. Mas malaki naman ang sakop ng ikalawang bahagi ng exercise. Basically, it's the same objective for us to maintain our interoperability considering that, of course, we have a mutual defense treaty with the United States. Nagsimula ang Cope Thunder sa bansa noong 1970s, pero natigil nang pumutok ang Mount Pinatubo at nilisan ng US forces ang kanilang military bases sa Pilipinas. Inilipat ang aktibidad sa Estados Unidos at tinawag na Red Flag Alaska, at dito naging observer na lamang ang Pilipinas. Pero paglilinaw ng PAF, revival lamang ng pangalan ng Cope Thunder ang pagsasanay. Itong 2016, nagkaroon tayo ng base P, yung Bilateral Air Contingent Exercises Philippines, Base P. And we held it for a few years until eventually, itong iteration nga this year, there was a decision from higher ups to revive the name of Cope Thunder. Sa ngayon ng Cope Thunder at balikatan lamang ang military exercise na ginagawa ng PAF kasama ang ibang bansa at target na gawin itong taon-taon. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.